Mother's Day kagabi. Sinushoot ko to the day after Mother's Day. Inisip ko duman muna kasi may Goldilocks malapit sa amin. Ang haba ng pila. Grabe. Punta na lang tayo sa may Red Ribbon. May Red Ribbon naman malapit sa amin na madadaanan. Mas matindi ang pila kesa sa Goldilocks. Nang dihamak, napakahaba ng pila dun sa Red Ribbon. Meron pa isa sa amin eh. Meron yung tinatawag na cakes to go. Mas Gucci to na cake. Mas Gucci. Mas mahal siguro yung mga 300, 400. Pila dun sa may cakes to go, ang haba din. Wala na yata tayo mapupuntahan. Walang cake, walang cake, walang cake. Hanggang sa naisip ko na malapit sa bahay, meron pala dun parang bentahan ng cake. Ano yun? Cassava cake. Ito, papakita ko sa inyo yung cake, guys. Don Benito's. May peachy peachy and yung kilalang cassava cake. Ito ang tira sa kagabi, Mother's Day. Hindi naman tinipid ang keso. Grabe, hindi tinipid ang keso. Yan, ganda. Napagkainan na to kagabi. 220 pesos. 400 pesos ang nagastos ko kasi bumili rin ako ng peachy peachy. May peachy peachy na 180 pesos. To. Depende sa mga sizes. Galing to sa ref, punong-puno ito kagabi. Ang maganda sa Don Benito's na pinagbibilan ko, hindi nila tinitipid yung keso. Ngayon guys, oh, tad-tad ng keso. Talagang grenade na keso. Kung mapapansin ninyo, ang peachy peachy, ganyan ang itsura. Talagang see-through. Diba? Ganyan naman ang peachy-peachy na alam natin, diba? Ganyan guys, oh. Ganito ang peachy-peachy nila. Medyo see-through. Okay siya! Okay siya! Okay ang itsura niya. Eto ang peachy-peachy, pinakita ko na sa inyo dun kanina. Napagkainan na to, ha? Nabawasan na to. Punong-puno to. Hindi tinipid sobrang keso nito. As in. Hindi tinipid ang keso nito. Ngayon, titikman natin. Peachy-peachy ng Don Benito's. Parang kutsinta. Kain. Masarap. Masarap, malambot. Kain. Masarap. Kain ako isa pa, ha? Perfect para sa akin yung lambot nito. Perfect ba para sa akin yung lasa? Okay na sana. Masyado lang matamis. Sumobra ng konti yung tamis nito. Bibigyan ko sana to ng 10 eh. Sa totoo lang ha. Ganun kasarap. Sumobra yung pagkatamis. Dahil doon, bibigyan ko siya sigurong 8.9. Ngayon, tingnan natin yung cassava cake na ito yung kilala. Ang daming keso niyan ha. Guys, ito yung cassava cake ng Don Benito's. Kating-kati ako nireviewin to kagabi pagkatapos ko bilhin. Alam mo kung bakit nung kinain namin? Hindi lasang cassava cake. Pasensya Don Benito's ha, pero hindi talaga lasang cassava cake. Ganun. Ganito. Kating-kati ako reviewin ito kagabi pa. Ito ang peachy peachy, ito ang cassava cake. Guys, kung matitikman ninyo ang cassava cake ng Don Benito's na bagong bili, bagong timpla, kauuwi nyo lang, hindi ninyo magugustuhan. Unless gusto ninyo ang peachy peachy. Akala namin nabili namin dalawang peachy peachy. Yung cassava cake ng Don Benito's, lasang peachy peachy. Hindi ito yung cassava cake na gusto ko. Bibigyan ko to ng 3.5, itong cassava cake ng Don Benito's. Peachy-peachy ang dating. Ganito ang itsura nito kagabi. Ganyang kalambot, no? parang gelatin, parang gulaman, as in bagsak sa akin. Pero makinig kayo, etong nangyari. Overnight, 12 hours, the very next day, pagising ko, tinignan ko ulit siya sa ref. Pagkita ko, nag-iba. Mas kumapal na. Ibig sabihin, mas tumigas. Sana nakunan ko to kagabi. Nasar-nasar ako dito kagabi, as in. Kamayin ko na guys ha. May kita mo ngayon kahit pa paano, tumigas na. Ayan na, may parang mga buko. Ito parang may buko to. Ayan o, may buko slice. Medyo peachy peachy pa rin siya. No, medyo peachy peachy pero hindi kasing peachy peachy nung bagong bili. Kain. Sumarap. Kahit pa paano. Kung 3 ang grade nito as cassava cake kahapon, ngayon siguro dumoble. Ngayon siguro naging mga 6 or 6.5. Ganun pala ang technique sa Don Benito's. Ilagay lang ninyo sa ref na overnight, pagising ninyo sa umaga, paghiwa ninyo, sumarap na. Nawala yung konting pait. May pait naman to eh, kasi cassava cake, di ba? Ito rin naman, gawa naman sa cassava itong peachy-peachy eh. Kagabi kasi ganito yung kulay niyan eh. Yung lambot niya, parang gulaman. Ganyan talaga. Gumaganyan-ganyan na parang gulaman. Ngayon, mas tumigas na ng konti. Hindi na gaano see-through. Ito yung peachy-peachy. Mas see-through. Ito medyo nagkaroon na ng pagka tinapay ng konti. Kain. Okay. So, ganun pala ang technique pag bibili kayo ng Don Benito's.
Kung meron kayong halimbawa handaan, tapos gusto natin ang cassava cake ang isa-serve natin, mas magandang bumili tayo the day before. Ilagay natin sa ref. Overnight, magkakaroon siya ng consistency na medyo firm. Medyo naging ganun the very next day. And nawala yung pagkapait. Ayan. Ano bang advice ko pa sa inyo para sa Don Benitos? Hindi lahat ng Don Benitos pareho ang lasa. In the sense na pareho yung dami ng paglagay nila ng keso. Ang swerte ko na lang na yung Don Benitos malapit sa amin, ang daming maglagay ng keso. As in, ang daming maglagay ng keso. Natatandaan ko kasi nung una pa ako nakatikim nito, sa May Lemery yun eh. Nag-order kami, sabi ng kasama ko, ay pwede pakiramihan ng keso. So, nagulat ako, bakit ganon? Nung binigay sa amin, hindi naman ganon kadami yung keso. O kung sa tingin ninyo meron kayong outlet ng Don Benitos na konti maglagay ng keso, huwag kayo dun bumili. Paghanap kayo ng Don Benitos kung saan sila marami maglagay ng keso. Marami namang Don Benitos eh. And sumasarap talaga pag may keso. Nagkakaroon ng contrast. Matamis, may konting paet. Kailangan yung keso kasi yun yung naglalagay ng alat. Masarap ang pichi-pichi nila, parang kutsinta. Nasobrahan ng konting asukal for me, ha? For my taste. Narito naman kayo kasi gusto nyo malaman kung ano yung taste ko. Diba? 400 pesos kasi 220 pesos to. Tapos itong pichi-pichi, 180 pesos. Pwede na. 400 piso, tapos pwede na mag-party-party. So Don Benitos, pichi-pichi. Approve kay Kuya dito. Ito si Kuya. Uy, umuulan na. Yehey, umaambo na. Tag-ulan na sana. No? Ito si Kuya dito nagsasabing basta na sa budget. Let's review it. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe.